Pandora. It's a town where nothing much ever happens. This is where I live with my family. Doctor said we'd be lucky if Arnie lived to be 10. I could go at any time. Arnie, don't be rude. Some days you want him to live. I kill him, Gilbert. I know, buddy. Okay, son, come down now. Bye! Some days you don't. When is this gonna stop? And then there's Mama. That's my mom in there. You see, with Mama, there's no nice way to break it to you. She's not all that big, Gilbert. I saw a guy at the state fair who was a little bit bigger. I haven't always been like this. I haven't always been like this. Gilbert, I'll need a delivery later. If nothing ever happens here. It's those lobsters, isn't it? Why does it always happen to me? Sometimes I just want to stick her head in the oven and turn on the gas. I got nowhere to go. Gilbert, please don't disappear. We're taking him in. We've warned you. We've warned your sister. They say there's a reason for everything. My son! Give me my son! Maybe someday I'll figure out what it is. Oh, look, to praying mantis. You know how they mate? The male will sneak up on the female, and she'll bite off his head, and the rest of his body will keep on mating. And then when they're done, she'll eat him. So actually, naawa ko din sa mama ko kasi nung kapanahunan niya, sumasaya siya sa mga beauty contest, gano'n. Tapos ngayon na may anak na siya, parang yun nga, naawa ko kasi sobrang lumaba na siya ngayon. And pag pinapakita niya sa akin yung mga pictures niya noon, parang sobrang hindi ako makapaniwala na siya yun. Tapos ayun, minsan naiyak na lang din siya kasi hindi na mabalik yung dati niyang katawan. Kasi parang sinasabi niya, wala na siyang time para mag-ayos para sa sarili niya. Kasi nga, yun nga, married na siya, tapos may mga anak na. So, syempre, parang masuunahin niya kami kaysa sa physical features niya. So, ayun, wala na ako masabi. Kapag may pinsan ka kasi or kapamilya na isa mo, hindi mo naman maaalis na, di ba, pag sa sarili mo, na hindi din naman, na man lang sila. Kasi hindi naman sila ibang tao eh. Kumbaga, do not treat them as if they are different from the world. Because hindi porket may mental disability sila, eh wala na rin silang karapatan na mag-intindihin based dun sa right sila as a human being. And mahalin na, walang, na hindi natin iniisip na may kakulangan sila sa pag-iisip or may kapansanan sila. May pamangkin akong sped, tapos na iintindihin ko siya lalo, tapos bibigyan ko siya ng time para maintindihan ko siya, tapos ayun lang, hindi ko siya itatrato na may disability. Bilang isang breadwinner, also a working student, mahirap mag-maintain sa araw-araw. Unang-una, oras, mahirap i-maintain yun kasi nagtratrabaho ka sa gabi at nag-aaral ka sa umaga. Pangalawa, money. Siyempre, hindi lang naman yung sarili mga mababudgetan mo. Breadwinner ka. Well, breadwinner kasi ako eh. Siyempre, isipin mo rin kasi ako. Pangatlo, yung family bonding namin. Yung family bonding mo. Siyempre, as a breadwinner, mas iniisip ko yung kapakanan nila kaysa dun sa kaysa sa sarili ko. Dahil dun, nagle-less conscious na yung pagsasamahan namin sa isa't isa. Thank you.
doon sa movie na What's Eating Gilbert Grape, umikot yung story noon na yung dala-dala na burden ni Gilbert Grape. Kasi yung mother niya kasi obese, and yung isang niyang kapatid is special child siya. So yung feeling na yung mother mo at saka yung kapatid mo is may disability, parang for me parang ang hirap tanggapin na hindi mo malaman kung ano yung gagawin mo, kung paano mo itatrato. Parang ganun, nakakaawa syempre. At the same time, kailangan mo rin na maging malakas yung loob mo na tanggapin na ayun nga, ganun nga sila, na huwag mo sila ikahiya. Tapos yung birthday na dala-dala niya na kailangan magtrabaho ka, siya lang yung inaasahan sa kanila, na kailangan mabuhay yung mama niya, kailangan mabuhay niya rin yung special child na kapatid niya. Ang pinaka mahirap lang doon is what if pagtanda niya or mauna siyang mawala sa mundo, ano yung maiiwan niya sa mother niya, especially dun sa special child na kapatid niya, which is sa kanya, younger dun sa kanya. Hindi ko lang alam kung pag sa akin nangyari, hindi ko lang alam kung paano haharapin yung ganong sitwasyon. Ayun. Ano, dun sa movie na What's Eating Gilbert Grape, nung una, napanood ko muna yung trailer, tapos parang maganda siya. Tapos mapapaisip ka kung ano yung mga mangyayari. Kasi sa trailer, syempre, hindi mo makikita lahat ng buong story. Pero nung napanood ko na yung full movie niya, actually, nung una, parang nakaka-boring kasi parang wala masyadong nangyayari, tapos ganun. Pero nung habang kalagitnaan ng movie, tapos na susundan mo na yung istorya, parang mapapaisip ko na lang na ang bigat nung yung movie na yun, napaka-unique kasi although matagal na siyang movie, pero hindi siya usual na movie pagdating dito sa ating bansa, sa Pilipinas. At siguro ang masasabi ko dun sa movie na yun, para kay Gilbert Grape, bilang siya yung pinakabida dun sa movie, mabigat yung responsibilidad na inako niya. Siyempre, unang-una, yung magulang niya, yung tatay niya wala na, tapos yung nanay niya hindi makapagtrabaho kasi nga obese siya. Tapos meron pa siyang mga kapatid, siya yung pinakapanganay, tapos ang pinakamatindi dun yung kapatid niya na disabled, na special child. Which is, kailangan talaga, pag mga ganung bata, kailangan ng attention. Kailangan nila ng attention para yung paglaki nila maging maayos. Sa akin, bilang isang manonood ng movie na yun, magandaan ako. At masasabi ko na isa siya sa mga magagandang movie din na napanood ko na mga hindi kasikatan. Yun lang. Ang masasabi ko lang sa kwentong What's Eating Gilbert Grape ay namamangha ako kay Gilbert dahil sa kinawa niya sa buong pamilya niya. Katulad na lang sa nanay niya. Makikita naman natin sa story kung anong kalagay ng nanay niya. Ang nanay niya ay isang kubis at mahirap na lumalaw kung anong mga dapat gagawin, hindi niya nagagawa. So si Gilbert na lang ang gumagawa. At isa pang pinafocus ni Gilbert is ang kanyang kapatid na si Ben, which is ang kanilang puso. Napakadami ginawang kalokohan ng kapatid niya na hindi niya na matiis, pero hanggat dulo, inakaya niya dahil mahal na mahal niya. Makikita naman sa story na kung gano'n niya kalab ang bawat miyembro ng pamilya niya. At nakakamangha si Gilbert dahil isa siya sa mga hinahangaan talaga, dahil nga siya lang ang nagtataguin sa kanyang pamilya. Isa siyang breadwinner. Alam naman natin kung anong ibig sabihin ng breadwinner. Ang breadwinner is siya lang ang nagtataguin sa pamilya niya.